Hello guys, good morning. At last guys, andito na siya guys. So, isi-share ko sa inyo ngayon kung ano ito. So, ito yung Git Pass namin. Git Pass ID sa school ni Atoy. So, sa first is nakalagay yung puto ko. Yung unang guard, maghatid at sumundo sa anak. Ang pangalawa naman, ilagay mo kung sino ang pangalawang pwedeng ko anak. So, ang papa ni Atoy ang nilagay ko diyan guys. So, kaming dalawa. So, naano ito, nabuo ito. Last year ng grade 4 pa si Atoy. Ito ang propose namin na magkaroon ng ganito kasi sa mga pangyayari. So, ngayong taon na ito, grade 5. So, nirelease nila guys kasi napasukan na naman ang school ni Atoy ng mga masasamang tao. Yun na nga guys. Kasi simula pa lang ng class, so may nanakawan na naman ng cellphone sa sa harapan ng classroom ni Atoy. So grade 5 din guys, na nakuha yung cellphone niya. Last year is ganun din, grade 6. So ngayon, nag-produce na ng ang school ng ganito. Para hindi mo makuha ang anak mo pag wala ka ganito, hindi ka rin makakapasok kung wala ka ganito. So, kailangan maano, yung for safety ba guys. Pero sa akin guys, hindi ko pinapadala ng cellphone si Atoy kasi elementary pa kasi eh. Tapos may GC naman ang parents at saka teacher, no? Hindi naman nila magamit yung cellphone doon sa loob. Kung may kailangan kang ipaalam, so sa GC mo i-message. Kung may kailangan yung tanong, andoon din sa GC. So, sa akin lang yon, hindi ko pinapadala si Atoy ng cellphone niya kasi prone yan guys, sa mga magnanakaw. So, andun ako sa umagang yon na umiiyak yung bata na nawawala yung sipin niya. So, nakunan sa CCTV yung lalaki na pumasok. Ito siya guys. No? Ayan. So, easy siya na nakapasok kasi akala lang naman ng guard ay maghatid ng kanyang eskwela doon sa loob. So, kasi bata guys, madali silang maniwala kung ang ipagsasabi ng mga taong ganyan. So, naniniwala sila noon na pinapalabas sila at pumunta daw sa grade 6 at kung kukunin daw yung mga halaman. So, pinaiwan yung mga cellphone. So, ayun, nakuha ang cellphone, no? So, yan lang ang share ko ngayon. Ito ang aming Git Pass ID at kinabit ko ang susi namin sa bukid. Sa bahay sa bukid kasi lagi kong nakakalimutan guys. So, yan lang muna ngayon. Thank you for watching. Nandito ko sa tindahan kasi hindi pa nauwi si nanay. Si tatay nanonood ng sports doon. So, kailangan nating mag-ingat para sa ating anak, no? Yung mga cellphone. Kung pwede, hindi lang muna natin ipapadala na nasa elementary pa sila, guys. Kasi mahirap na. Mahirap na ng kaligtasan sa ating mga anak ng ating iisipin. Pwede naman silang mag-cellphone pag uwi nila, di ba? So, thank you for watching, guys. Yan lang muna sa ngayon. Bye-bye for now.